knows I love you. We need to move on. Move on? How? Hindi kita pababayaan. Kung kailangan ko mag-let go at mag-move on, kailangan ko nang umalis dito. Gaano katagal ka naman mawawala? Baka hindi na ako bumalik. Gusto ko na po makasama ang tunay kong pamilya. Kung nasan man kayo. Hanapin niyo na po ako. Nay. Jay. Alam niyo naman na gusto ko talaga maging artista, di ba? Ano ba gusto niyo mangyari sa akin? Pagulok dito? Dito sa bahay na to? Ayoko, Nay. Ba't ba yung mayat, Nay? Research ka na research sa mga batang walang puso. Pero isa rin yung malinaw dito. Abnormalities. Ibig sabihin, abnormal ako. Diyos ko! Chinek ko na kung may bali yung buto mo at kung okay yung puso mo. Okay naman yung puso ko eh. Ay, yung puso mo. Bumis 20 bok dahil sa akin. Ang kapal mo din, no? Uy! Bastos ka! Dapat, tuwing uuwi ka dito, meron ka may aambak. Dahil kung hindi, eh wala ka ng kwenta sa pamamahay na to. Mabuti sana kung maganda kayo, no? Tsura mo. Alipin lang talaga ang trato sa'yo ni Aling Lorna eh. At ng bruhang carnation na yan. Alipin na may ATM. Panikubra ng pera. Malis ka na nga doon. Alis ako. Saan man ako pupunta? Kahit saan. Hanggat nasa poder ka niya ni Aling Lorna, hindi ka sasaya. Siya na nga lang kalala mong ina eh. Hindi ka pa tinuturo yung bilang anak. Hindi kanya mahal. Sabi ni tatay, mamahalin din daw ako ni nanay. Basta wag ko lang siya sukuan. Teka, teka, teka. Paano mo naman makakamit yung milagrong yan, Aber? Eh, sabi ni tatay, magaling daw naman na naisin nanay ng dalaga pa siya. Mahanap doon maging fashion designer. Eh, makang naudot yung pangarap niya. Eh, kapag tinulungan ko matupad yun, baka matuwa yun sa akin. Sakto! Malapit na yung birthday ni nanay. Alam ko na yung re-regalo ko sa kanya. Sewing machine. Nang sa ganun, matupad yung pangarap niya. Valued. Oo nga, no? Eh, kung ganun, maghanap na lang ako ng regular na trabaho. Ah! Yung resort. Narinig ko may iba nang nagmamay-ari nun. At naghahanap sila ng dagdag na staff. Pwede tayo dun. Pwede tayo mag-apply. Talaga? Sige, game ako dyan! Oo! Tara! Para makaipon ako pambili yung sewing machine ni nanay. Diba? Di man kailangan brand new, kahit second hand. Tawain sa akin. Alam mo, di ba? Matutunan din ako mahalin ng... Hindi tayo sure. So kapag nag-apply tayo, dyan, t-shirt lang ha. Bawal dun yan. Pwede yan. Tara na nga. Bakit? Ano susuotin ko? Ganyan? Pwede din. Matatanggap pa tayo yan. Ito din. Pairan ko sa'yo yan. Okay. Ito na. Kaya ko pa naman. Pwedeng pwede. O sige, magkita tayo mamaya, ha? Yeah. Mamaya, samahan mo ako sa clubhouse at magmemeryenda kami ng barkada ko, ha? Eh, ang sabi po kasi ng doktor, bawal po kayo lumabas. Yung mild heart attack lang naman nangyari sa akin, eh. Kaya kaya ko pa. Papa, heart attack pa rin yun. Dayan, what a surprise! Mas nasurpresa ako na na-hospital ka pala. Hindi ka malang nagsasabi. Anak, mild heart attack lang. Malakas pa naman ako. I'm okay. But I'm glad you're here. Oh, gaano katagal ka naman dito? Nandito ako para alagaan ka.
anak. You don't have to sacrifice your life in Canada para lang sa akin. I'm fine. Ang totoo, di naman din kawalan yung buhay ko doon. Umalis ako para makalimot, para magsimula ng bagong buhay. Pero parang kahit anong gawin ko, di ako nagiging masaya. Parang may kulang sa akin. Parang di ako po. I know it's hard. Pero you have to move on. Kaya nga ako pumunta ng Canada. Dahil yun ang gusto ko. Makalimutan ko lahat ng sakit. Hindi ko maintindihan, parang di humihila sa akin pabalik dito. Siguro nga, baka dito ko mahanap yung sagot sa lahat ng mga katanungan ko. Lang ako, ha? Eh, bahala ka sa buhay mo kung saan mo gustong pumunta. Basta siguraduhin mo lang na makakapagluto ka ng hapunan mamaya. Sige ho, Nay. Eh, kayo yung dalawang bagong aplikante. Chambermaids kasi yung kulang sa resort ngayon. So marunong ba kayo maglinis sa mga kwarto, banyo? Ay, opo ma'am. Wala pong problema sa amin yun. Kahit anong trabaho, hindi ko atrasan. Okay, very good. So, punta na lang kayo ng HR para makapag-fill out kayo ng application para ma-process agad yung pag- Oh. Sir, ano nangyari sa iyo? Kukuha ang tolya. Tama-tama ko pa, ikaw naman may kasalanan ito eh. Buti nga sa'yo, ganti ko yan at sinilipan mo ko. Sabi hindi nga ka sinilipan. Ikaw siguro yung may gustong makakita sa akin, no? Kaya kinuha mo yung damit ko. Ay, wow! Feeling! Uy, wala ko interest sa'yo. Eh, kung wala kang interest sa akin, basta wala akong interest sa'yo. Wow, ah! Anong damit mo? Sorry. Taka, tama na yan, tama na yan. Sir, sorry, pasensya na kung kayo. Bakit mo pinapagsalitaan yung boss natin ng ganyan? Boss? Oo, boss. Si Mr. Vergara yung anak ng may-ari ng resort. Sorry ka ba dahil na-realize mong mali ka o... Sorry ka para sa trabaho mo. Para sa trabaho mo? Hindi mo lang siya basta napahiya. Napahiya mo siya sa harap ng maraming tao. Ma'am, pasensya na po talaga. Hindi ko po alam kung sino siya. Ibabawi ho ako. May-ari, nakabanggaan mo. Paano na kita hahayaan niyan ngayon? Ma'am, bigyan niyo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pasensya na po talaga. Iusap po ako. As of nawala na sa akin yung desisyon. Na kay Sir Ralph na yan. Mag-sorry ka sa kanya, at pag pumayag siya, sige, I'm sure bibigyan ka na ng second chance. Ito po yung room. Sige, ate. Salamat po. Ito. Thank you.
Wait! Akala ko ba wala kang interes sa akin? Pero bakit parang ni-stop na yata ako? Sir, nandito ho ako para kausapin kayo. Kausapin lang? O para umamin? Naamin ko, sir, na gusto mo ako. Alam ko yun. Sir, inaamin ko po na mali yung ginawa ko, sir. Yun po yun. Sorry po. Nagsusorry ka ba dahil na-realize mong mali ka o nagsusorry ka para sa trabaho mo? Yung totoo. It's fine. What? Para sa trabaho, sir. I got it. At least, you're honest. Di ba, sir, importante ho yun sa mga empleyado nyo? Yung taong mapagkakatiwalaan. Kailangan ko po talaga ito, sir. Well, pag-isipan mo. Isip niya lahat ng mga babae ni kakandara pa sa kanya. Bakit ikaw hindi? Ah? Hindi ah. Apaka-chusy naman ng babaeng walang puso, Dobbs. Bes, mukhang malabo na ako makuha sa resort. Ay, sayang naman oh. Kala ko pareho tayong natatanggap eh. Okay naman daw dun. Okay yung sweldo. Tapos, makakatanggap pa tayo ng tips sa mga customers. Oo nga eh. Sobrang sayang talaga. Naasahan ko pa man din yun. Pandagdagita din para pambili ng regalo kay nanay. Sa tingin mo ba, hindi pa rin papayag si Sir Ralph kahit nagsorry ka na? Ay, hindi ko alam. Sayabang niyang yun. Pero pogi ah. Papabol. Yan. Yan. Paano? Iniisip niya lahat ng mga babae ni kakandara pa sa kanya. Bakit ikaw hindi? Ah? Oh, hindi ah. Yan tayo eh. Apaka-chusy naman ng babaeng walang puso, Dobbs. Ay! Basta ganito na lang gawin mo, Bes. Pumunta ka kay Sir Ralph, kausapin mo siya. Baka may chance pa ng bagong isip niya. Eh, sana nga. Para kabilang ko ng sewing machine si nanay. At sana makita niya na napakabait mong anak. Hmm? Ba? Sana mahalin din niya ako. Siya, pasok na ako ha. Good night. Mag-text ka sa akin kapag nakauwi ka na ha. Yes, yes. Good night, Bessie. Thank you.
Anak, anong ginagawa mo? Tinitingnan ko lang yung mga family pictures. Napakagandang baby talaga ni Bianca, no? Alam mo, wala na akong nakitang mas gaganda pa sa kanya. Alam ko. Although, years ago, meron akong nakitang baby na sobrang cute din, and she reminds me of Bianca. Ang cute naman ng baby niyo. Naalala ko yung anak ko. Biyaya siya sa inyo. Huwag niyo siyang pababayaan. In fact, now that I'm looking at Bianca's pictures, sobrang kamukhang-kamukha niya yung baby. Papa, paano nangyari yun? Anak, all babies look the same kapag sanggol pa sila. Sabagay. Mom, please. Sige naman, bigyan niyo lang ng konting break. Pabalik din naman ako eh. Hindi niyo naman kailangan mag-worry. Okay lang ako. Ralph, paano hindi ako mag-worry? Umalis ka bigla nang hindi nagpapaalam. And now you won't tell me where you are. Bakit? Eh kasi nga, kilala ko kayo. Eh, pag nalaman niyo yan, susugurin niyo ako para pauwiin. Umuwi ka na kung ayaw mong mangyari yan. Sige na, pagbigyan nyo na ako. Sandali lang naman eh. Babalik din ako, okay? Paganda na ako. Don't worry. I'll be fine. Promise. Come in. Oh. Miss Papansin. Bakit? Sir, gusto ko lang akong mag-sorry ulit. Ginawa mo na yung kahapon. Opo, sir. Pero iba po yung ngayon eh. Na-realize ko po na mali po yung ginawa ko. Hindi ko naman po sinasadya na mapahiya ko yung sa harap ng maraming tao at sa mga empleyado nyo. Kung sa akin naman po din mangyari yun, kasama din yung loob ko eh. Sir, sasya na ako. Yun lang ako. Hindi ka ba magmamakawa para sa trabaho mo? Nakakatulong ba yun, sir? Ay. Malay mo. Kung patunayan ko yung sarili ko na magaling ako sa trabaho, sir, kahit bigyan niyo ako ng ano, ng trial run, o kaya parang audition, ganun. Kahit hindi niyo ako bayaran. Sir? Opo, sir. Isang linggo, papatunayan ko yung sarili ko. Sige. 1 week. Tingnan natin kung magaling na talaga sa trabaho mo. Sige po, sir. Salamat po. Mauna na ho ako. Wait. Hoy, ikaw ha. Pag ako nakapang-asawa ko ng rich,
hindi mo na ako makikita dito. Hindi, may ano, Ingron. Nay. Sundot mo ako. Ayan na nga ba? Wait, no. Nay. Saan ka galing? Nagtrabaho. Oh. San sweldo mo? Nay, wala po po. Ha? Aba eh, sino nagtatrabaho hindi sumusweldo? Gumagawa ka ng kalokohan, no? Oy, ikaw ha? Baka mami nagbo-boyfriend ka, ha? Hoy! Aba, naunahan mo pa talaga ako, ha? Ang ganda mo eh. Ganyan, wala pa sa isip ko yan. Nay, trabaho po talaga yun. Eh, trainee pa lang po kasi ako, kaya wala pa po akong sweldo. Pag nakuha po nila ako, sa kanila ako babayaran. Sige na, maga pa po ako bukas. Mauna na po. Hep. Hapunan na. Sige lang po, Nay. Busog pa po. Salamat po. Alam mo, ikaw na babae, kapiloso po kayo, no? Ayun naman ang pakilam ko kung busog ka o hindi. Nakita mo ba, wala pong pagkain sa mesa? Magluto ka. Oh, luto ka na! Kilos! Teka, anak, ano ba? Ano ba yung uso ngayon ng mga magandang ito, kulay? Ito, mga single glitters. Ayoko niya ng pintap niya. Ayan. Ay, Miss Sexy. Te! Sungit mo kanina, ha? Pero dun sa gwapo, nangatal ka. Hindi lang siya gwapo, no? Mukhang mayaman din. Mayaman talaga. Talaga? Ano alam mo? Ito ko sabihin sa'yo. Close tayo. Etchosera ka din eh, no? Palibasa, mukha kang talaba. Ay, buisit ka lang kasi interesado ako dun sa mayamang gwapo pero alam mong di ka uubra. Ha? Talaga? Ha? Sino nagsabi sa'yo? Nakita mo ba itong mukha ko, ha? Hoy, ikaw, ha? Pag ako nakapang-asawa ko ng rich, hindi mo na ako makikita dito at hindi na ako bibili ng mga paninda mong cheap. O, nalait ka pang lukaret ka? O, di sige! Good luck! Alam mo, ikaw, ato bago yung pagtitinda mo. Yung hotdog mo, ba't ganyang kulay? Gusto mo sa isa kayo, diba, para makita ako? Tingin mo talaga gusto kita makita. Dito po, madaming species ng ibon ang nakatira sa Kakahuyan. Propose namin na gawing bird sanctuary ang buong Kakahuyan. Malayo pa ba tayo sa Tuktok? Ah, po mami. Punta pa lang po tayo sa Station 1. Pwede lang po tayo mag-time. Ma'am, tubig po. Oh.
Ano yung ginagawa mo? Ay, sumasideline mo. Akala ko ba ipapakita mo sa akin na hard worker ka para sa resort? Ay, opo naman, sir. Nagpaalam lang po ako sa manager kung pwede akong sumideline. Umayag naman po siya eh. Tsaka, dapat po nasa resort kayo, di ba, para makita ako. Tingin mo talaga gusto kita makita. Feeling. Sir, ang ibig ko pong sabihin sa trabaho. Basta. Pagdating ko, dapat nandun ka na. Mo? Oh, hindi ho. Alam mo, kahit nakita ko type ka niya. Guwapo sa'yo, magpaligaw ka na. Sayang nilang guwapo, oh. Ay, naku ate, wala po sa isip ko yan. Ang gusto ko lang makatulong sa pamilya. Buti ka pa, mabait na bata. Sana kagaya ka ng dalaga ko. Swerte siguro ng nanay mo. Hi, Miss D! Wow, you're back! Kara, inisan ako ng favor sa inyo. Baka may natago kayo na picture ni Bianca. Hanggang ngayon, misteryo pa rin yung pagkamatay niya. Ano bang nangyari sa camping niyo? Para po ba kayo sa laptop? Pwede po bang ako na lang magdala? Hindi naman po pala akong pakitang gilas. Sir, kaya na po. Ganda ko ng bulaklak. Kira ako po sa labas. Sir! Sir, ano nangyayari, sir?